Kamusta mga tropa? Anong balita? In today's episode, let's talk all about Fiveman. Well, sa totoo lang mga tropa, ito ang Sentai na hindi ko na talaga maalala ang mga karakter dito. Pero syempre, familiar naman sa akin ang title. Hindi ko rin kasi ito nasubaybayan noong mga panahon na iyon. At kamakailan lang, habang nag-iisip ako ng mga topic na aking tatalakayin, inakala ko na ang Maskman ay ang Fiveman. Ang costumes kasi ng Maskman ay may number 5, kaya ko ito ikinalito. Eh kayo ba mga tropa, ano ba ang mga tumatak sa inyo sa pagsubaybay nyo sa Fiveman? I-share nyo naman, i-comment nyo lang sa ibaba. At bago tayo magpatuloy, isa munang malaking shoutout sa mga nag-request ng topic natin ngayon. Pasensya na lang mga tropa kung hindi ko kayo kaya lahat isa-isahin. Basta, isang malaking shoutout sa inyo. Okay mga tropa, balik na tayo sa topic. Ang original title nito ay Chikyuu Sentai Fiveman, isang Japanese tokusatsu TV series. Ipinalabas ito simula noong March 2, 1990 hanggang February 8, 1991 sa TV Asahi. At meron itong 48 episodes. Nilikha naman ito ng Toei. Ipinalabas ito sa ating bansa noong 1994 sa ABC5 na ngayon ay TV5. At pati na rin sa RPN9 ay ipinalabas din ito. Siyempre, idinab nila ito sa wikang Tagalog at maging ang mga pangalan ng mga karakter ay pinalitan din nila. Kilalanin naman natin ang mga pangunahing bida. Ang mga Fiveman ay binubuo ng mga magkakapatid na Hoshikawa. Sila sinagaku, Ken, Fumiya, Kasume at Remy. Unahin na nating kilalanin si Gaku. Siya ang pinakamatanda sa magkakapatid at ang leader ng team. 27 years old. Siya si Five Red, isa siyang science teacher na bihasa sa Kendo. Ang Kendo ay isang traditional Japanese martial art. Ang gamit sa martial art na ito ay espada na gawa sa kawayan. Ang gamit naman niyang armas ay ang V-sword at V-shuttler. Ang special attack naman niya sa tuwing umaatake siya sa mga kalaban ay ang V-sword spark. Siya si Ken, ang pangalawa sa magkakapatid. 25 years old ang Five Blue. Isa naman siyang physical education teacher na bihasa sa judo. Ang ginagamit niyang armas ay ang mga sumusunod: twin arrays, twin yoyos at twin risbis. Ang special attack naman niya ay rolling arrays. Siya si Fumiya, 20 years old, ang Five Black. Ang ikaapat sa magkakapatid, siya ang pinakabata sa lalaki at kakambal niya si Remy. Isa rin siyang teacher na bihasa naman sa karate. Ang mga armas niya ay ang power cutter, black jaws at cutter disc. Ang special attack niya ay tinatawag na screw cutter. Siya si Kasumi, 23 years old, ang Five Pink. Ang pangatlo sa magkakapatid at ang pinakamatanda sa babae. Isa siyang math teacher na bihasa rin sa fencing. Ang mga armas naman niya ay ang Cutie Circle at Circle Pewter. Ang special attack niya ay Circle Finish. Siya si Remy, 20 years old, ang Five Yellow. Ang pinakabata sa magkakapatid, ang twin sister ni Fumiya. Isa siyang music teacher at bihasa rin siya sa Kung Fu. Ang ginagamit niyang armas ay ang Melody Talk at Yellow Flute. At ang special attack niya ay tinatawag na Tak Attack. At syempre, kasama rin sa mga bida si Arthur G6. Isa siyang robot na nilikha ni Dr. Hoshikawa. Si Arthur G6 na ang gumabay sa mga kakapatid buhat ng mawalay ang mga ito sa kanilang mga magulang. Marahil mga tropa ay napansin nyo rin ang helmet ng ating mga bida. Meron itong iba't ibang simbolo at patterns sa bawat isa sa kanila. Ating alamin ang kahulugan ng mga ito. Unahin na nating alamin ang kay Five Red. Ang kanyang helmet ay may sign symbol na atom at may triangle shape visor. Wala itong mga linya o stripes na nangangahulugang siya ang unang miyembro. Ang kay Five Blue naman ay mayroong swimming symbol at meron din itong white horizontal stripe sa gitna ng diamond shape visor. Ang ibig sabihin naman nito ay siya ang pangalawang miyembro. Ang Kai Five Black ay mayroong simbolo na ang ibig sabihin ay Kengo. Ito ay isang logographic Chinese characters. Meron din itong two white diagonal stripes
na nasa gitna ng half-circle-shaped visor at nahahati ito sa tatlo na ang ibig sabihin ay siya ang pangatlong miyembro. Ang Kai Five Pink ay math symbol. Ang mga ito ay kombinasyon ng addition, multiplication at division. At meron itong 3 white horizontal stripes na humahati sa kanyang heart-shaped visor sa apat. Siya ang pang-apat na miyembro. At ang pinakahuli ay si Five Yellow. Ang helmet naman niya ay mayroong musical note at meron ding 4 horizontal stripes na humahati sa kanyang pentagon-shaped visor. Siya ang panglimang miyembro. Atin namang pag-usapan ang pinakaplat nito. Noong 1970, pinag-aaralan ni Dr. Oshikawa kung paano pagandahin ang kanilang planeta. Ito ay ang planet Sidon. Wala kasing tumutubong mga halaman at bulaklak sa kanila. At ang lupain naman nila ay hawig sa disyerto sa planet Earth. Kaya naman, sinumulan niyang subukang magtanim ng mga bulaklak at palaguin ang mga ito. Nung araw na namulaklak ang mga ito, ay kasabay din ang pag-atake ng Silver Imperial Army Zone. Sila ay mga alien army na planong pamunuan o sakupin ang buong Milky Way. Nang dahil sa pag-atake nilang iyon, ay napahiwalay si Dr. Oshikawa at ang kanyang asawa sa 5 nilang anak. Nailigtas naman ni Arthur G6 ang 5 magkakapatid at dinala niya ang mga ito sa planet Earth. At simula noon ay siya na ang nagpalaki at nag-alaga sa kanila. Pagkalipas ng 20 taon ay ganap na nga silang mga guro sa New Town School. Nang mga panahon na iyon ay nag-aanda na ang mga kalaban upang sakupin ang planet Earth. Ang planet Earth ang 1,000 planeta na kanilang masasakop kung sakaling mapagtagumpayan nila ito. May isa pang dahilan kung bakit kailangan nilang sakupin ang planet Earth. Once na masakop kasi nila ang ating mundo at since pang 1,000 nga ito ay magkakaroon ang kanilang pinuno ng eternal life. Noong una, ang lumalabas na pinuno ay si Galactic Empress Mido. Pero noong mga huling episodes ay nagpakita si Galactic Super Beast Bolgair na siya pala ang totoong pinuno at kinokontrol lang niya si Mido. Nung sisimula na ng mga kalaban ang kanilang pag-atake, ay biglang may 3 sasakyan silang nakita na papalapit sa kanila at sakay nito ang mga bida. Ito ay upang pigilin nga ang kanilang pag-atake. Ang mga magkakapatid ay nakagawa ng mga technology na tinawag nga nila itong Fiveman technology. Dumaan din sila sa mahihirap na training para sa pakikipaglaban. Ito ay para na rin nga sa posibilidad na pagsakop ng mga kalaban sa planet Earth. Ngayon ay handa na ang magkakapatid upang ipagtanggol ang planet Earth sa mga kalaban bilang Fiveman. At bago tayo magtapos mga tropa, bigyan ko muna kayo ng ilang trivia about sa topic natin ngayon. Alam nyo ba na si Five Black at Five Yellow ang nagkatuluyan sa totoong buhay? Habang nasa show ang dalawa ay nagde-date ang mga ito at kinalaunan nga ay nauwi ito sa kasalan. Si Five Black sa totoong buhay ay si Ryohei Kobayashi at si Five Yellow naman ay si Ryo Narushima na mas kilala bilang Keiko Hayase. Alam nyo ba na halos magkakaedad ang lahat ng main characters? Maliban kay Ryohei ang gumanap bilang Fumiya na siya ang pinakabata sa magkakapatid. Sa totoong buhay ay siya ang 2 pinakamatanda kasunod ni Toshiya Fuji ang gumanap bilang Five Red. Mas matanda ng 6 na taon si Ryohei kay Keiko na gumanap nga sila bilang kambal sa show. Alam nyo ba na ang Fiveman na dapat ang magiging pinakahuling Sentai na mapapanood? Sapagkat ayon sa Toei noong mga panahon na iyon ay napakababa ng ratings nito at syempre kasabay nito ang mababang benta sa mga laruan. Marami ang nagsabi na hindi nila nagustuhan ang designs. At yung mga nakabili naman ay sinabing hindi maganda ang quality ng mga ito. Gayunpaman, sa kabutihang palad ay nagdesisyon ng Toei na maglabas ng 1 pang season. At ito nga ay ang Jetman. Dito nga nakabawi ang Toei. Alam nyo ba na nag-audition si Ryohei sa Kamen Rider Black RX? Tinarget niya ang main role pero hindi niya ito nakuha. At dahil dun, isinama na lang siya sa cast ng Fiveman. Ibinigay nga sa kanya ang role bilang Fumiya, ang Five Black.
please comment down below mga tropa kung may additional info at correction kayo sa episode natin ngayon. So yun na nga mga tropa, hanggang dito na lang. Kung may topic kayo na gustong i-suggest upang talakayin sa mga susunod na ipapublish ko na videos, magkomento lang kayo sa may comment section. At kung natripan nyo mga tropa ang content na katulad nito, please subscribe to my channel. Pwede rin kayong mag-like at mag-dislike. See you next time. This is Matsuki Mats, signing out.